Good morning mga kabis. Ang daming halamang lunas dito kabis nga nakikita ko. Yung tinatawag nila sa tribo na tungkod ng mga inkanto. Or sa ibang tawag nila ay snake plant. Kaya ito tinatawag na snake plant dahil sa kanyang hugis ng kanyang puno ay para siyang ahas nila mga kabis. Para siyang ahas. Kaya siya tinatawag na snake plant. Pero sa totoo lang mga kabis, ito ay isang ore ng halamang gamot na minsan dinadaanan, dinatapakan at walang nakakilala na ito pala ay tunay na lunas. Yan kaya siya tinatawag na stick plant. Marami yan dito mga kabis, oh. Yun pa. May mga lalaking mga puno pa nito mga kabis, oh. Ito mataas. Tingnan nyo. Ito ang taas-taas, oh. Mataas pa sa akin mga kabis. Pero ito yung isa mga kabis, tingnan nyo. Kakaiba siya mga kabis, oh. Wala siyang dahon. Ito lang siya halahat, oh. Ganyan lang siya. Ter, palayo ko tayo gawas, ter. Para makita nila nga. Oh, tingnan nyo. Ganyan lang siya, oh. May mga maliliit pa siya, oh. Kaiba siya, di ba? Itong bunga niya mga kabis, masakit ang ulo mo dahil sa ngipin. Kuha ka lang ng isang bunga nito, tapos pisain mo, no? Kapag pinisa mo isang bunga nito, ilagay mo doon sa masakit na ngipin, may butas man o wala. Pagtapos maya-maya, mafe-feel mo yung para kang nilagyan ng anesthesia. No? Para kang nilagyan ng anesthesia, yung nilagyan ka ng binong ng isang cobra. Mamamanhid yung parang mamanhid yung pangamo. Maya-maya mawala na yung sakit ng ipin mo at saka yung sakit ng ulo mo. Maganda itong madahon to mga kabis kapag may mga sugat ka, no? Pag may mga sugat ka, dikdikin mo lang tong puno na to. Tapos ilagay mo sa mga sugat mo, anong klaseng sugat man. Ito mga kabis si Brad Bernido. May sugat siya sa paa, kaya sa tuhod niya. Medyo matagal na nalindin niya na ano. Sinubukan niya to, gumaling siya. Gumaling siya. At sinubukan niya yung masakit ng ngipin niya, hindi siya makatulog. Kaya sa sobrang sakit ng ngipin niya, sinubukan din niya itong bunga. Kumuha siya ng bunga nito. Tapos, nilagay niya sa ngipin niya. Ayun, gumaling siya, hindi na sumakit. Tingnan niyo, oh. Tingnan nyo siya. Kakaiba, di ba mga kabis? Okay. Baka nagtaka kayo mga kabis, bakit wala siyang dahon? No? Bakit ganitong kanyang hugis? Bakit wala siyang dahon? Ito pala mga kabis, itong puno na to, ito may dahon siya dito pa. Pagdating dito, para itong nagbubuntis siya mga kabis. Para siya nagbubuntis dito sa gitna. No? Mula dito, may bubukol dito, no? Para siya magbubuntis, bubukol siya ito, parang bang lalaki dito, lalaki sa gitna. No? Pag lumaki natin sa gitna, unti-unti itong mawawala, unti itong mamamatay ito, itong mga sanga niya. No? Unti itong mamatay. Pag napatay na ito, ang kanyang ano yung binubuntis niya dito, lalaki yung lalaki hanggang maging ganito. Hanggang maging ganito siya makalis. Di ba mga kabis, kakaibang ore ng halaman na tinatawag lang snake plant. Snake plant o tungkod ng maingkanto ng tawag sa tribo. Yung ibang naman mga yung mga taong tawag-tawag ng albularyo o yung nanggagamot, sabi nila
pumapasok sila sa loob ng kuweba at nanghanap ng mga halaman gamot na sinasabi nila. Ito yung kinukuha nila, mga kabis. Ito yun, ito. Ito yung kinukuha nila. Kalain mo, mga kabis. Pinaglalaruan na tayo ng iba. Ito pala ang pinakamabisa ng gamot. May nakilala rin ako dito, mga kabis. Kumain siya ng yung pang-allergy niya. Yung allergy. Nakakain siya ng nilagyan ng katak ng buko. Kumain siya, kaya pa allergy pala siya. Kumating yung mga mukha niya, hindi na nasabi nga ng asawa, hindi daw siya sambas ni noon. So, hindi siya pupunta ng chok kasi makati yung mukha niya kasi medyo lumalaki yung mukha niya. Tinuntahan ko, mga kabis. Gumawa kasi ako ng lana dito, mga kabis. Gumawa ko ng lana. Tapos, nilagyan ko yung mga mukha niya, yung mga kati-kati. Alam niyo, mga kabis, ilang minutes lang, nawala yung kate. Hanggang ngayon, kumain siya ulit ng, kasi, ano kasi ito, mga kabis, tong tao na ito eh. Pag nakakita ng may gata na pagkain, paborito talaga niya. Hindi siya magpapigil. Kumain na naman, mga kabis. Kumain na naman siya, tapos, alam niyo, hindi na siya nagka-allergy. Yun ang pinagtaka ko. May nakilala rin ako dito, yung binilihan ko ng baboy, may sugat din sa kanyang paa. No? Sugatan ng kanyang paa. Tapos, hindi din siya makatulog dahil kumikirot yung sugat. No? Kumikirot. Para siya bang yung tinatawag sa Bisaya, kabahong. No? Kung diabetic ka, lumala yung sugat. Nung nakita kami rito, nang nilelever niya yung baboy na binili ko, nilagyan ko, mga kabis, ng lana yung sugat niya. Yun lang, isang beses ko lang nilagay. Alam niyo, mga kabis, anong nangyari? Nakatulog na siya, gumaling ang kanyang sugat. Yan ang maganda. Bakit ito tinatawag na snake plant, mga kabis? Yung mga ahas, mga kabis, kapag sila ay nag-aaway, nagsasabog, pag natalo niyang isa, at gusto pa niyang buhayin yung isang ahas, ito ang kukunin nila, mga kabis. Dito sila kakagat sa puno, kakatin nila ito yung puno, pagkatapos, igagamot nila doon sa gagamutin na lang yung ahas na nasugatan nila. Yung mga ahas din, mga kabis, yung mga cobra, no? Yung mga python na cobra. Pag ano yun, pag nagsisix kasi yun, pag ni-search nyo sa Facebook, sa YouTube, kasi search nyo, mga kabis, ano pala yung cobra, mga kabis, yung tinatawag namin itong banakon? Ano pala yan, mga kabis, kapag nagsisix pala yan, hindi pala yan papayag yung babae. Kaya ang ginagawa ng mga lalaki, inaaway muna nila hanggang ito'y kakagatin muna nila hanggang ito'y mawala ng lakas, no? At bago nila hahalayan, no? Grabe yung king cobra, no? Yung mga banakon. Pagkatapos nilang nagawa nila yung kagustuhan nila, so hanapin nila tong halaman na to, kakagatin nila, babalikan nila, gagamutin nila. Ayun. Kaya pala, mga kabis, kapag mayroong nakagat ng ahas, hindi pa umabot ng 24 hours, no? Sinasabi ng iba nga, siya dead on arrival na patay na. Kaya pala sinatawag na nakabubuhay, yung mga albularyo nakabubuhay na patay. Eh kasi pala, mga kabis, itong ginagamot nila kapag nakagat ng ahas. Oh, kapag hindi ka pa umabot ng 24 hours, gagaling ka dahil ito, ang katas nito, mga kabis, ng puno na to, katas ng puno na to, siya, yun ang igagamot sa iyo. Okay? Okay, mga kabis. Ito pa, mga kabis, oh. Itong isa. Oh. Itong isa, mga kabis, tingnan niyo itong puno. Sabi ng may-ari, hindi nila alam kung mabubuhay ito. Tingnan niyo, mga kabis, may mga kagat dito. Ayan, oh. Lalim, ito, lalim na sugat niya, oh. Malalim na sugat, mga kabis. Kinagat. Tinanggalan to. So, sinipsip to at ginamot. Tingnan, ganyan ang gagawin ng mga ahas o anong klaseng hayop na kapag nalaman itong gamot na ito. Ganyan, kakagatin nila ito dito, kakagatin nila ito dito, tapos yun, nangigamot nila. No, yung katas nito. Okay? Kaya, mga kabis, kung gusto nyong bumili o gusto nyong makaroon ng ganito,
sana kung malapit lang kayo, pwede namin ito ipadala sa inyo. PM nyo lang ako. Comment lang kayo sa komento ko paano ko siya i-deliver, kung anong gagawin nyo. Kasi kung buwahayin nyo ito, mahirapan ito sa pag-deliver. Pero kapag gagamitin nyo itong gamot, pwede naman ito natin itong ano tawag doon? Yung pinatagtag natin ito. O putol-putulin. Pwede natin ito putol-putulin at i-deliver sa inyo. No? So, ganyan mga kabis. No? So, PM lang kayo kung gusto nyo. Alright. Kung nagustuhan nyo ang video na to at nagustuhan nyo yung mga guide ko, yung paninilata ko, huwag nyo kalimutan mga kabis na mag-like at mag-subscribe. Ang pindutin na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video ko. Okay mga kabis, salamat mga kabis. Good luck. God bless.